makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng ribulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba'y tinuro ni Kristo? Yan ba'y salangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero hinahawakan ninyong Biblia, pero hindi yung sinusunod. Di ba peke kayo? Yun ang batayan ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang banan sa Simbahang Katoliko, na bakit daw ang Simbahang Katoliko ay peke? Dahil sa mga ribulto. Pero ang tanong, bakit siya mismo may mga larawan ang laki-laki ng kanyang imahe o sa harap ng mga miyembro niya na sumasamba daw, napakalaki yung imahe ni Pastor Apollo Kibuloy, ang self-proclaimed appointed son of God. Kung piki ang Simbahang Katoliko dahil sa mga ribulto, alam nyo, makapaninindig balihibo itong revelasyon sa dating manggagawa niya. Six ring yung ano yung ginagawa sa kanya, kasi imagine no, makikipag ano ka sa mga bata, hindi lang isa, minsan tatlo yung ano sa kwarto na napapalit-palitan. Nakakasuka, kakadiri, tapos pastor ka. Ating tatalakayin yung banat ni Pastor Apollo Kibuloy sa aral ng Simbahang Katoliko, lalo na sa ating pagdiriwang sa All Saints Day at All Souls Day, mga kapatid. Kaya sa pagkakataong ito, samahan ninyo ako. Basta muli, ito nyo din ko, Brother Wendell Talibo, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga soking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutan mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Meron tayong busis ng masa na naman ngayon. Ilang busis na tayo nagsagawa ng busis ng masa. Pwedeng i-click ninyo, yes or no lang yan. Ang katanungan natin sa busis ng masa, pwede rin kayo mag-comment kung bakit hindi nyo pipiliin, hindi nyo ibubuto, o bakit ibubuto ninyo. Ang katanungan dyan, ibubuto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy sa pagiging senador? So, and sa ating YouTube channel, meron tayong busis ng masa. Ilang busis na? Pang-anim na itong busis ng masa natin. Sa anim na busis ng masa, nangunguna pa rin ang no. Hanggang ngayon, no pa rin. 96%. Baka mamaya, no? Malagpasan ito sa yes. Pero pwede kayo mag-comment. Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay? Noon pa man, grabe na ang banat ni Pastor Apollo Kibuloy sa pananampalatayang Katoliko. Pero, di ba ba, nauna nating sinagot si Pastor Apollo Kibuloy, yung sabi niya na ang celebration natin sa All Saints Day, All Souls Day, ay isang aral na yung nasa impyerno ay ipinalangin ng Simbahang Katoliko para maiahon patungong langit. Hindi naman yan ang turo. Pero isa sa mga batayan na ang Simbahang Katoliko daw ay piki, maliban sa mga larawan, mga imahe ng mga santo, pero makita natin, mga kapatid, ang laki ng imahe, larawan ni Pastor Apollo Kibuloy. So, kung bawal ang pagkakaroon ng larawan, bakit may mga larawan siya? At para sa mga suking taga-subaybay, nauna nating tinalakay ang kaugnay sa aral sa purgatorio, kung totoo ba talaga na may purgatorio. Marcos Kapitulo 9:49, ang bawat tao dadalisayin sa pamamagitan ng apoy.
So may apoy talaga na dadalisay sa bawat tao. Pero totoo ba yung sinabi ni Pastor Apollo Quibuloy na yung nasa impyerno ay may kaligtasan? Apa? Hindi, official na aral ng Simbahang Katoliko na yung nasa impyerno ay wala ng kaligtasan pa. Eternal damnation na. Kaya yung sinabi ni Pastor Apollo Quibuloy na ang ating pagdiriwang sa All Souls Day, All Saints Day, upang ipanalangin ang mga kaluluwa, lalo na sa impyerno, para sila'y maiahon patungong langit, hindi yan totoo. Nagpapahiwatig lang na banat ng banat si Pastor Apollo Quibuloy, ngunit hindi naman niya lubos na unawaan yung aral ng Simbahang Katoliko. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating ipinagdiwang sa Simbahang Katoliko. Ano? Ipinagdiwang natin sa Simbahang Katoliko ang lahat ng mga santo na nasa langit. Yung naideklara ng Simbahang Katoliko, naideklara man o wala. Yung dumaan na sa purgatorio para sa pagdalisay at ganap ng nasa kaluwalhatian ng Diyos, ito'y ipinagdiwang natin ngayong araw na ito. Nakapunta na ba kayo sa cemetery? Nakasimba na ba kayo? At tandaan ninyo na holiday of obligation ngayon, mga kapatid, no? So, yung sabi ni Pastor Apollo Quibuloy na yung sa impyerno ay maliligtas pa, di na yan totoo. Tradisyon lang yan sa pagrespeto sa ating mga nawalang mahal sa buhay. Okay, yung respetuhin mo yung puntod ng nanay, tatay mo, puntahan mo doon, mananalangin ka doon, alalahanin mo siya. Pero pagka yan, sinabi mo, mananalangin ako para siya ay maligtas at pumunta sa langit mula sa impyerno o mula sa purgatorio. Oh, yung punta sa langit mula sa impyerno, hindi yan. Malinaw ang paliwanag sa Simbahang Katoliko ni Father Winston Cabading, kung ang atin bang panalangin para sa mga yumao ay makapagbabago ba sa ilang sa kanilang eternal destiny? Hindi na. Pero bakit kailangan nating ipanalangin lalo na ang mga kaluluwa na nasa purgatorio? Ang mga kaluluwa na nasa purgatorio, ang kanilang final destiny ay ang langit. Ngunit na-delay. Bakit na-delay? Kailangan silang dadaan sa pagdalisay. San Marcos Kapitulo 9:49, idaan sa apoy at kung masunog ito ay may kaligtasan. Unang Korinto Kapitulo 3:15, ang tawag dito ay purgatorio. Pakinggan natin si Father Winston Cabading, Order of Preachers, Exorcist. Epekto sa eternal destiny ng mga yumao ang ating panalangin? Ang sagot, walang nang effect yung prayers natin sa eternal destiny ng mga yumao. Kasi sabi ni San Pablo, pagkatapag ang tao ay namatay, judgment na agad. So para sa atin, yung judgment na yan, ang ibig sabihin niyan ay papasok na siya sa eternal recompense, eternal destiny. Heaven or hell? Salvation or damnation? Eh, Father, yung purgatory, sa purgatorio, ang eternal destiny nila ay langit. Sure na sila, napupunta sila sa langit. Delayed lang ang kanilang pagpasok. Kaya ang tawag natin sa kanila, in our pious tradition, these are holy souls in purgatory. They are destined to enter into the heavenly beatitude. Kaya lang, kailangan pang linisin ng husto ang kanilang kaluluwa. Dahil ang pag-ibig nila sa Diyos habang sila'y nabubuhay ay hindi perfect. Ano kahulugan nun? Kasi sa Beatitudes ang sinabi, "Blessed are the pure of heart, for they shall see God." So nung sila'y nabubuhay, mahal nila ang Diyos. Sumasampalataya sila sa Diyos. Nagsusumikap silang maging mabuti at gawin ang kalooban ng Panginoon, pero hindi 100%.
kailangan pure of heart, kailangan 100% para makapunta ka sa kaharian ng Diyos. So, ang eternal destiny ng mga kaluluwa sa purgatorio ay langit. Doon pumapasok ang ating mga panalangin para sa mga yumao. In other words, pag yung pinagdarasal natin ay nasa langit na, yung panalangin natin na inaalay para sa kanila, hindi na nila magagamit yun. It's not useful for them kasi nasa langit na sila eh. So God will apply those prayers to those in need, those souls that are in need of our prayers. Di ba pag nagdadasal tayo ng Holy Rosary, yung towards the end sinasabi natin, O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those most in need of your mercy. So yung awa ng Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin, ia-apply niya doon sa nangangailangan ng tulong at dasal natin. Yan, may epekto. May epekto sa mga kaluluwa sa purgatorio. Okay. May nabasa ako kanina na dilit ni Luminous Twin Heart si Ebenezer Beneraldo Octavio. Wala daw umanong purgatorio. Ang objection ng karamihan mga miyembro at mga mangangaral sa siktang tatag lamang ng tao, walang purgatorio dahil walang mabasa letra por letra sa Biblia. Ay ngayon, di po ba ang lahat ng mga anti-Catholic naniniwala sila ng Trinity? May mabasa bang Trinity sa Biblia? Lalo na kung ang sinusunod mo ay King James Version, mabasa mo bang Trinity? Di po ba wala? Kahit na salitang Biblia, mabasa ba? Di po ba wala? Pero, yung Father, Son, and Holy Spirit, nasa Biblia. Yun ang tinatawag na Trinity. Ganon din ang purgatorio. Ang purgatorio, letra por letra, na may lugar na nasa mabasa natin sa Biblia. No? At ang lugar na yan, yun ang sinasabi, yung sinabi ni Father Winston Cabading, mapalad. Sino daw ang mapalad? Yung mga tao na pure in heart sa, sandali, meron sa bang epekto sa eternal sa, destiny? Matthew yan, no? Anong sabi ni Matthew Kapitulo 5, versikulo 8, mapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So pure in heart. Now ngayon, anong mabasa sa Biblia? Makapasok ba sa langit kahit yung merong tinatawag na kunting kasalanan? Revelation 21:27, but nothing unclean will enter heaven. So di pala makapasok sa langit ang may kaunting kasalanan, doon na papasok ang tinatawag na purgatory. Ano yung purgatory? Yun ay ang pag dalisay sa mga kasalanan. So tinatawag na temporal punishment. Kung tingnan natin ang Latina Vulgata Biblia, quae cum sit splendor gloria et figura substantiae ius fortansque omnia verbo virtutis sui purgationem peccatorum faciens sedit ad externam maestatis en excelsis. Napansin niyo ba ang sinabi diyang purgationem peccatorum? Ano po ba yung purgationem? Ang purgationem, paglinis sa mga kasalanan. Yun ang mabasa natin kung sisilipin natin ang Tagalog na salin, no? Palibhasa siya'y sinag ng kaniyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kaniyang pagkadiyos
at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, ng kaniyang nagawa na ang paglinis ng mga kasalanan. So, ang paglinis ng mga kasalanan, tinatawag sa Latin na purgationem. Ngayon, kung sisilipin natin ang pahayag sa ating Panginoong Hesus, kung ang sasabihin sa mga anti-Catholic mga kapatid, langit lang at emperno, wala na talagang purgatorio. Sige, palagay natin, langit lang, emperno, walang purgatorio. E anong tawag ninyo sa Marcos 9:49 nang sinabi ng ating Panginoong Hesus na sapagkat ang bawat isa'y dadalasayin sa apoy? Ano daw? Bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Ito ba'y impyerno? Di pwede, langit yan. Idaan ang bawat isa sa apoy. Masunog, pero may kaligtasan pa. Sino nagsabi yan? San Pablo, 1 Corinto 3:13-15, makilala ang ore ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong ore ang ginawa ng bawat isa. Kung atinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masusunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayon man, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. So, kung langit lang at impyerno, mga kapatid, anong tawag nila dito na idaan sa apoy ngunit may kaligtasan? At tandaan ninyo, nauna na nagpaalala ang ating Panginoong Hesus sa Mateo 5:26, tinitiyak ko sa inyo na hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo mabayaran ang kabuuan mong utang. Ngayon, dahil nagbanggit ng bilangguan o kulungan, diyan ba sa Biblia ang makukulong yung buhay na katawan lang? 1 Pedro 3:19, malinaw ang sabi. Sa Cebuano pala ito. Oh, sa kanyang espiritong kalagayan, pumunta siya at nangaral sa mga espiritu na nabilanggo. Saan ang ating Panginoong Hesus? Sa mga espiritu na nabilanggo. Ano ang mabasa sa Spanish Bible sa kulungan ng mga espiritu? Kung tingnan natin sa Spanish, 1 Pedro 3:19, La Sagrada Biblia. Wala ito sa ibang salin, pero sa ibang salin ng La Sagrada Biblia, merong paliwanag na ganito. Alos talis predico mucho tiempo el espíritu por boca de Noé la fabricación del arca, el padre se enciende el por carcel, el purgatorio. So, napakalinaw mga kapatid na ang purgatorio, carcel, nasa Biblia, kulungan ng mga kaluluwa. Ngayon, punta naman tayo sa sinabi ni Pastor Abuloy, Pastor Kibuloy, na piki daw umano ang simbahang Katoliko. Bakit? Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo ninyo? Di ba nagsasamba kayo ng ribulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo? Yan ba salangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero hinahawakan ninyong Biblia, pero hindi yung sinusunod. Di ba peki kayo? Ayan, ang banat niya, piki ang simbahang Katoliko. Una, dami naman mga sikta na allergic na mga larawan, katulad kay Pastor Apolo Kibuloy. Napansin niyo? Daming mga sikta na allergic ng mga imahe o larawan ng mga santo. Ngayon, dahil sila'y allergy, tulad ni Pastor Apolo Kibuloy, Iglesia ni Cristo, Born Again, Church of Christ, Seventh-day Adventist, kay Elisio Soriano, ibig ba sabihin na itong lahat ng mga sikta na walang larawan o imahe ng mga santo, sila'y tunay na sikta tulad sa kanya? Hindi.
At kung maalala natin, mismo ang kanyang miyembro, si dating miyembro noon, si Arlene Stone, may pasabog. Six ring yung ano yung ginagawa sa kanya. Kasi imagine, no? Kung kikipag ano ka sa mga bata, hindi lang isa. Minsan tatlo yung ano, sa kwarto na nagpapalit-palitan. Nakakasuka, kakadiri. Tapos, pastor ka. Diba? Masasabi ko kaya to kung wala akong alam kung gawa-gawa ko tong mga sinasabi ko. Pero yung mga ano niya, mga workers niya, sabi ano daw, magsisi daw ako. Kasi gawa-gawa ko lang daw tong ano mga sinasabi ko. Anong ano ko? Ano-ano bang purpose ko? Bakit ako gagawa ng mga story? O diba? Para kay Pacquiao. Bakit ako gagawa? Una, sasaktan ako sa ano, sa experiences nila kasi akala ko ang pangit na ng experience ko nung nagtitinda ako ng puto, nakakanin ang bigat-bigat, no? XX na yung lakad ko sa bigat ng ano, ng bitbitin, tapos bumabagyo pa ang baha, tapos nakapalda pa kami nung time na yon kasi bawal pa yung ano, yung pantalo noon. Bitbit namin yung palda namin, akyat ng ganun, tapos ang bigat-bigat ng mga bitbit namin. Akala ko yun na yung ano, worse. Hindi pa pala. It's nothing compared sa mga ano, sa mga kasamahan ko, yung mga experience nila. Karamihan mga pastoral nakakaawa. Bahagi lang yan sa pasambog ni Arlene na dating miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang siktang itinatag. So, balikan natin si Pastor Apollo Kibuloy na sabi niya, piki ang simbahang katoliko. Yun po ba ang batayan? Na dahil may mga imahe ng mga santo, magiging piki na. Tignan natin ang Biblia. Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17-22. Di po ba ang templo ng Diyos ay may nakalagay na mga imahe o larawan ng mga anghel at may mukha ng tao sa loob ng templo ng Diyos? Nasa Ezekiel 41, 17-22 yan, mga kapatid. So kung ang batayan ni Pastor Apollo Kibuloy, pag may larawan, piki na. Ibig pa sabihin na yung nasa Ezekiel 41:17-22, piki yun. So, alin ang piki? Kung mabasa natin sa Ezekiel 41:17-22, mga kapatid, na ang templo ng Diyos sa lumang tipan ay may imahe o larawan na ng mga banal, ikumpara sa mga sikta sa kanilang templo na niisa, walang larawan, maliban lang sa larawan tulad sa ipinakita kong larawan ni Pastor Apollo Kibuloy, hindi naman banal, no? Self-proclaim yan. So, alin ang piki? Kaya, mga mahal na kapatid, sa Juan 7:24, huwag kayong humatol batay sa nakikita. Hindi humatol, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. Ang nakikita kasi ng mga anti-katoliko at hinahatulan tayo nila na dyan sa Biblia, bawal ang mga imahe, bawal ang mga larawan ng mga santo. Mga kapatid, alam nyo, sa Biblia, bawal yung larawan ng mga Diyos-Diyosan. Yun ang ipinagbabawal. Pero ang larawan ng mga banal, hindi yan bawal. Pero mag-ingat lang dahil kahit si San Pedro noon, meron ng babala. At ito'y nangyari na sa ating panahon ngayon. 2 Pedro Kapitulo 2, versikulo 1-3. Noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayun din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga aral na ang dulot ay kapahamakan, pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di matatagal na sila'y mapapahamak. At marami silang mahikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan
ay malalapastangan sa kanilang kasakiman. Lelinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. See, may mga aral na kathang isip lamang. Kaya mag-ingat. So, kung ang batayan ni Pastor Apollo Kibuloy na ang simbahang Katoliko ay piki dahil may mga larawan, mga kapatid, una, kung ang larawan ng mga santo ang batayan para magiging piki, dapat ilatag niya. Kung piki ang simbahang Katoliko, ibig sabihin tatag lang ito ng tao. Kung ang simbahang Katoliko ay tatag lang tao tulad sa siktang pinamumunuan niya, sino ba ang tao na nagtatag sa simbahang Katoliko gamit ang history, hindi yung his history? Dahil Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. The New Book of Knowledge, Encyclopedia, Volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. This church was founded by Jesus Christ. World History by Gregorius I.D., Philippine Edition, page 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, sa Biblia, kahit na mga Protestant scholars, pinaniwalaan na hindi lahat sa Biblia Diyos-Diyosan. Ayon sa Harper's Bible Dictionary, page 567, all idols are images but not all religious images are idols. Napakalinaw mga kapatid, na hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. Yes, merong ginagamit nila Exodo Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 5. Yun ay tumutukoy sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang Diyos na nagbabawal sa paggawa ng imahen, siya ang Diyos na nag-utos na magawa ng imahen hindi sa Diyos-Diyosan, kundi sa mga banal. Exodo 25:19-22, gumawa ka ng lukluka ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito'y 1.7 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito. So kung lahat ng mga imahe ay ipinagbabawal ng Diyos, bakit ang Diyos nag-utos na magawa ng mga larawan, mga kapatid? Ha? At hindi lang yan. Hindi lang yan. Kung ano ba talaga ang official na aral ng simbahang Katoliko? Kinikilala ba natin na yung mga santo ay mga Diyos-Diyosan natin? Yan, hindi. Sa aklat na Our Catholic Faith by Monsignor Moro, page 220, we do not worship the saints. We honor them as special friends and servants of God. We adore God alone. So napakalinaw mga kapatid, ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko. We do not worship the saints. We honor them. Pero ang tanong, gusto talaga nila letra for letra. Sa Biblia ba, Brad Wendell, may mabasa ba tayo na yung mga alagad ng ating Panginoon Jesu Kristo o Apostol gumagamit ng larawan? Larawan ha, picture ng ating Panginoon Jesu Kristo. E di kung gusto niyo letra for letra dahil sola scriptura sila, di pipili tayo ng Biblia na may mabasa. Halimbawa, Galatians chapter 3 verse 1 sa The Living Bible ito, Protestant. O foolish Galatians, what magicians has hypnotized you and cast an evil spell upon you
For Yoyos to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. See? With a picture on it of Christ dying on the cross. Di po ba gusto nila letra por letra? Dapat may mabasa letra por letra. Kaya ginagamit natin ito mga kapatid dahil gusto nila letra por letra mabasa. So sa Biblia, hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. Ikalawang Hari 23:15-18, giniba, sinunog ang mga larawan ng mga Diyos-Diyosan. Pero ano ba yung mabasa natin mga kapatid? Yung monumento ng propeta, hindi pinagalaw, hindi giniba. So, kung sisilipin natin kahit Protestant na salin, Isaiah 56:5, I will set up a monument in the area of my temple. So, napakalinaw na ang templo sa Diyos may monumento. 2 Kronika 3:10, na sa kabanal banahalang bahagi sa bahay ng Diyos ay nagpagawa siya ng 2 rebulto na kerubin na yari sa kahoy sa loob ng kabanal-banalan. So ano daw 2 Kronika 3:10? Sa kabanal-banalang bahagi sa bahay ng Diyos, nagpagawa siya ng rebultong kerubin. E ano po yung bahay ng Diyos? Marcos 11:17, ang aking bahay ay tatawagin na bahay at dalanginan para sa buong mundo. Ano yung bahay? Unang Timoteo 3:15, ang bahay, ang iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan, pwedeng lagyan ng rebulto ng kerubin. 2 Kronika 3:18, at walang ibang relihiyon, walang ibang iglesia na may mga rebulto ng mga banal, kundi ang simbahang Katoliko lamang mga kapatid. Ha? Okay? So, para sa ating mga kapatid na allergic sa ating celebration ngayon, napaka-biblical talaga, although yung ating aral mga kapatid sa simbahang Katoliko, we are not Bible alone, no? Yung aral natin, pero nakabatay din sa Biblia yung aral natin, lalo na sa ating pagdiriwang nitong mga santo. Bakit? Kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia mga kapatid, no? Sa Sira 44, kaya nga ipinagdiwang natin ang mga banal. Ngayon, napakalinaw ang nakasulat sa Sira 44:15. O tingnan niyo, but these were men of mercy whose godly deeds have that field. Good things continue with their seed. Their prosperity are a holy inheritance, and their seed hath stood in the covenants, and their children for their sake remain forever. Their seed and their glory shall not be forsaken. Their bodies are buried in peace, and their name liveth unto generation and generation. Let the people sue forth their wisdom, and the church declare their praise. Ano daw? Ang simbahan ay ideklara ang pagpupuri. Sino yan? Walang iba kundi mga santo. Yun ang ating ipinagdiwang. Inaalala natin silang mga bayani sa ating pananampalataya ngayon, na deklara man ang simbahan o hindi, dahil sila'y mga bayani, para ano? Tularan natin ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Yun ang sinabi sa Hebreo 3:7.
alalahanin ninyo ang dating namumuno sa inyo. Ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos, isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang pananampalataya sa Diyos. See? Napaka-biblical ang ating pagdiriwa ngayon. At baka sasabihin na, hindi, magagalit ang Diyos pag kayong mga Katoliko, pinupuri ninyo ang mga santo, magagalit. Hindi. Dahil ang Diyos, siya ang source ng kabanalan. Ulitin ko, kung ikaw ay nag-drawing, may guhit ka, napakaganda talaga, at pinupuri yung drawing mo. Ang tanong, magalit ka ba dahil ang drawing mo ay pinupuri ng mga tao? Hindi. Dahil sa pagpuri ng drawing mo, pinupuri kahit na yung nag-drawing. Ganon din ang Diyos. Sa pagpuri na sa mga banal na tao, pinupuri pati na niluwalhati, pati na ang Diyos na siya ang source sa kabanalan. Juan 17:10. Sabi ng ating Panginoong Hesus, ang lahat ng akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin. At naluwalhati ako sa pamamagitan nila. See? Ano daw? Ang Diyos ay naluwalhati. Sino ito? Walang iba kundi ang mga santo. Dahil, ano daw? Napakalinaw mga kapatid, na ang Panginoon ay maluwalhati sa araw na ito sa pamamagitan ng kaniyang mga santo. Saan yan? 2 Thessalonians chapter 1 verse 10, on that day, the Lord will be glorified in His saints. Ano daw? Sa araw na ito, ang Diyos ay maluwalhati sa pamamagitan ng kanyang mga santo. At ito ang pinagdiwang natin ngayong araw na ito. Rodeo et Ecclesia. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic. I am alive. I am the